nagpapa-installment po kami ng wala pong tubo. Alam din namin kasi yung feeling na nag-loan ka, ang laki-laki ng tubo. Kaya dito sa amin, sa aming kumpanya, hindi po kami nagbibigay ng water equipment na merong interest. Tsaka sa Watermax, ang kagandahan yan, walang hidden charges. Hi, ako si Alfred at ito ang aking asawa. Hi, Ella. Gusto ko lang po ma-inspire yung mga subscriber ko sa YouTube, kaya ako po ginawa ito. Gusto ko ikwento sa inyo kung paano kami nag-start ni Mrs. ko sa aming kwentong port. Nung unang naging negosyo pa lang kami ni Mrs., ang asakyan po namin noon ay yung Hilux po na medyo old model na. Year model, 2000 model. Technically, hindi kami makalayo ng biyahe. Dito lang kami sa malapit na kakapunta. Hindi namin ma-full blast yung business namin. And there's a time na nakita tayo ng promo, tama? Nagpumunta tayo ng SM Tarlac. 99,000 yung down payment. Yes. That time. And then, we get the challenge, di ba? Ang challenge natin ay... kung ma-approve, maglalabas. Kung hindi ma-approve, hindi maglalabas. So, ano nangyari? Thank you kay Maybank. At siya ay nagtiwala sa atin. At naaprobahan tayo. At ang matindi pa nun, may dalawang buwan na pahinga. Yeah. Naglabas tayo noong September. Tapos, November, December, hindi ka siningil, January ka na nagbayad yung first payment. So, which means, naka-ikot pa sa... Naka-ikot tayo sa negosyo. Negosyo. So, nangyari po, nung makaikot kami sa negosyo, nakakalayo na, nakarating na tayo kung saan-saan nun. Using our Ford Ranger. Nakarating kami ng Katbalogan, Tacloban, Luzon, Visayas, Mindanao yata, naikot na ng Ranger namin. So, yung Ranger namin, tumakbo na po ng 250,000 mileage. Hindi kami binigyan ng sakit sa ulo. Nung lumakas yung business natin, gamit yung Ford Ranger, bumili tayo ng isa pang pickup. Ano tayo? Tayo. Di ba tayo yung bumili? Oo. Nagulumihana na ka dun. Bumili tayo ng another pick-up. Yung Navara. Tapos naglabas ng Nissan na van. Van. NV350 Premium. Which is actually, akala natin family van. Pero nagamit pa rin pang business. Kasi pang negosyo. Kasi tinanggal lahat ng upuan. Ginamit. Pang-deliver. Pang-deliver. Okay. Akala ko yun na yung family car natin. Dahil nga sa nag-boom nga yung negosyo. Business, si Watermax. So, kailangan i-sacrifice yung mga bagay na... Pang-sarili. Pang-sarili. So, technically, lahat ng sasakyan na nabili natin, puro pang-negosyo. Lahat. Si Watermax kasi, nung simula nung naging multi-awarded company, sumikat na sa buong Pilipinas. Dumami yung demand ng deliver. Nung tayo pa lang noon, mami, di ba, na-experience natin na... Matulog sa daan. Yes, matulog sa daan. Tsaka dapat talaga yung... kasi walang pang hotel. Nagtitipid sa hotel. Nag-start tayo, naalala ko, mami. Diba, nung first time na natutulog tayo sa kalsada, talagang pang diesel lang yung kailangan natin ilagay sa sasakyan. Tapos kung saan tayo abutan, doon tayo. Doon na lang. Kung saan may gasolinahan. Doon na lang, sa gasolinahan, tapos matutulog. Doon na matutulog. Na-experience pa natin, mami, yung customer natin na hindi tayo available doon, that time yung customer. Hinintay pa natin noon na maging available kinabukasan. Sa sasakyan tayo natutulog, sa Ranger. Ayun. So, yun yung storya hanggang sa sipag lang, tiyaga, determination. Naging nanganak si Ranger, nabili pa tayo nga na iba't-ibang sasakyan. At ang number one na natutunan ko sa negosyo, kung ano yung comfort na ibinigay sa atin nung sasakyan during time na nag-start pa lang kami. Sa mga tauhan din namin, gusto rin namin ganun. Yung mga tauhan namin, gusto namin, comfortable din sila sa daan. Kahit man nasisiraan. Kahit saan man sila abutin, komportable silang makakatulog. Pwede silang matulog. Tsaka number one sa akin, ang pinakagusto ko sa Ford Ranger, yung driving comfort niya na ang layo na binyahe mo, hindi ka napagod. Parang dumating ka sa isang area,
hindi ka haggard. Ang laking factor nun, kasi kapag nasira na yung mood mo sa biyahe pa lang, hindi ka na makakapag-usap sa customer ng maayos eh. Sira na yung mood mo eh. Pero with the driving comfort ng mga sasakyan natin, yeah, we try other variants. Ang number one talaga is yung driving comfort para sa atin. Yung safety, driving comfort. Tapos you can go anywhere, you can be on time because of yung sasakyan mo, hindi tumitirik sa kalsada. Yun yung napansin ko. Yun nga, yung mga staff natin, diba sabi ko, Mami, isipin mo palagi, yung tauhan na yun, ako yun. Kung ano tayo noon, ayun din sila. Kaya dito sa Watermax kasi, hindi kami bumibili ng mga health, mga hindi ka-comfortable sa sasakyan. Diba? Hindi yung mga pandiliter na ganyan. Kasi yung mga ganung sasakyan, kahit sabihin mong mura, pero ang nagre-risk yung tao mo. Eh, cargo mo din yung mga tao mo. So, sa atin, ang goal ko is kung ano yung na-experience natin na nasa padali yung trabaho natin dahil sa maayos yung sasakyan, maganda yung sasakyan, napadali yung trabaho. Mas nakapag-multiple tayo ng benta. Tapos nung nakabili tayo ng Montero, oh. Actually, akala ko, Mami, yung Montero, personal service na eh. Hindi pa pala. Nasasampahan pa ng tangke sa taas. So, yung Montero natin, naging kargahan ng tangke sa taas, napangihilo ng trailer, kinakangga yung makina papuntang Iloilo. Montero Sports, water refilling station equipment. Kami din kasi, ako, ang prinsipyo ko, yung machine na di-deliver natin sa mga customer, dapat in good condition. Dapat hindi nagka-damage, dapat naiwasan yung mga nagka-damage. Kaya maganda talaga yung maganda yung pandeliver mo. So marami ng sasakyan, actually lahat ng sasakyan na yun ay puro lahat komportable sa akin. Yung pinaka basic natin yung sabi nga yung Ford Ranger na XLE, yun yung pinaka basic. And then the rest the higher unit na. And then na-experience natin sa delivers noon, kaya kakabili lang natin ulit ng Ford Wildtrak, yung 4x4. So si Ford Wildtrak kasi, kaya namin binili, yung uphill, yung mga nabubundok tayo, di ba? Hindi tayo makaahon. So yung 4x4, makakaahon siya kahit sa mga remote areas. So isa rin yun na factor na dapat i-consider kapag ka nag-deliver kayo ng mga makina at saka mga machines. Dream car. Usapan natin at the age of 35. At the age of 35, ang usapan natin, dapat retired ka na. Retired na. Tapos dapat nabili mo na yung mga dreams. Yung mga gusto mo at the age of 35. Pero maraming salamat sa Watermax. Kasi 32 pa lang kami eh. At the age of 32, nabili mo na yung mga... Parang, okay na. Ayan. Okay na. Pwede na mag-retire. Sa mga nagbabalak mag-put up ng water refilling station business. Kung kinaya namin ni misis ko sa edad na 20 years old pa lang kami nung nag-start kami, nung kami ay mag-asawa, kung kinaya namin, kaya nyo rin po yan. Basta gawin nyo po yung trabaho nyo na hindi kayo lang naloko ng kapwa, STD. Marangal, ano yun? Sipag, tiyaga, at determination. Marami kami natutunan sa buhay. Tsaka yung, diba? Yung mga piliin mo yung tunay mo mga kaibigan, kung sino talaga yung mga tutulong sa'yo pagka panahon ng ikaw ay nasa gipit, nakalagayan. Isa pa sa natutunan ko, yung worst na customer mo, yun yung pinaka-improvement mo. Kung meron ka mang customer na unsatisfied, that's your the best improvement. Kaya ito, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming, marami ring blessing naman sa akin. Umalik. Masarap lang isipin na sa murang edad, natingnan natin yung stability, company stability na tinatawag. Ayan, sa mga gustong mag-business ng water refilling station, huwag kayong magdalawang isip pa.
ito ay talagang garantisadong kikita kayo dahil tubig yan, hindi napapanis. Daily needs. Madaling ibenta. Tsaka lahat ng tao minum ng tubig. At lahat kailangan ng tubig. At lahat kailangan ng tubig. Sa amin po, sa experience namin ni Mrs., hanggang ngayon ay kumikita pa rin yung dalawang water refilling station namin. At dati kung kami ay nangungutang, ngayon kami na po ang nagpapautang. Ayan. So sa Watermax, pwede kang pwede namin kayong tulungan sa aming sa inyong negosyo na pinaplano. Nagpapa-installment po kami ng wala pong tubo. Alam din namin kasi yung feeling na nag-loan ka, ang laki-laki ng tubo. Kaya dito sa amin, sa aming kumpanya, hindi po kami nagbibigay ng water equipment na merong interest. Tsaka sa Watermax, ang kagandahan dyan, walang hidden charges. Kung ano yung nakapost sa aming mga website, sa aming mga Facebook page, ay totoo. Kumbaga, what you see is what you get. So, ganun. Ganun po. So, wag po kayong magadalawang isip na magnegosyo ng tubig. Kasi kung kinaya namin, kaya nyo rin.